Magandang araw! Welcome sa Teacher Frel TV! Tayo ngayon ay mag-aaral sa asignaturang Health 4, Quarter 3, Week 2, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay gamot na iba't iba sa botika na roon sila. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na makikilala ang pagkakaiba ng inireseta at hindi ineresetang gamot at ang wastong paggamit nito. Mga gamot na hindi nangangailangan ng reseta ng doktor o over-the-counter. At mga gamot na nangangailangan ng reseta ng doktor o prescription. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang pagkakaiba ng inireseta at hindi ineresetang gamot at ang wastong paggamit nito. May mga uri ng gamot na kailangan ng reseta ng doktor o tinatawag na prescription drugs at mga gamot na maaaring bilhin kahit walang reseta ng doktor o tinatawag na over-the-counter. Ano nga ba ang prescription drugs o medicines? Ito ang mga gamot na kailangan ng reseta ng doktor bago makabili sa mga butika. Over-the-counter drugs o medicines. Ito ang gamot na maaaring bilhin sa butika kahit walang reseta ng doktor. Ano nga ba ang reseta? Ang reseta ay isang dokumentong bahagi ng pangangalagang pangkalusugan. Dito isinusulat ng isang doktor o iba pang kawaning medikal na binigyan ng kapangyarihan ng batas ang mga instruksyon para sa kanilang mga pasyente. Kadalasan, sa mga reseta nakalagay ang mga gamot na dapat inumin ng pasyente. Habang tumatagal, nilalagay na rin sa reseta ang iba pang mga kailangang isagawa sa pasyente para manumbalik sa kalusugan. Halimbawa rito ang mga pagsusuring tulad sa dugo, pagkuha ng presyon, tibok ng puso at x-ray. May pananagutan sa batas sa mga doktor na nagsusulat ng reseta dahil ito ang nagpapatunay na siya ay nangangalaga ng kalusugan ng nireresetahang pasyente. Paggamit ng droga o gamot. Katamtamang paggamit ng mga gamot upang baguhin ang kalagayan ng isang tao. Kung umiinom tayo ng gamot upang pagalingin ang sakit ng ulo, lagnat, sipon at iba pang mga karaniwang sakit, itinuturing na itong paggamit ng droga. May iba't ibang uri ng gamot para sa iba't ibang uri ng sakit o karamdaman. Ang mga ito ay analgesic, mga gamot na ginagamit para lunasan ang mga simpleng karamdamang katulad ng sakit ng ulo, sakit ng ngipin at kalamnan. Ang sumunod naman ay ang antihistamine, ginagamit na panlunas sa allergy. Ang sumunod na uri ng gamot ay ang antibiotic, mga gamot para sa impeksyong dala ng bakterya, halimbawa ay mga sugat o pagpapahilom ng sugat at ubo. Ang sumunod naman ay ang antacid, gamot na panlaban o pangontra-asim o kaasiman ng asido, particular na ang para sa pangangasim ng sikmura. Halimbawa ng mga antasido o antiasido o panlaban sa asido. Sumunod naman ay ang antitussives, ginagamit upang mabawasan ang pag-ubo, lalong-lalo na kung ito ay tuyo at walang plema. Basahin at unawain ang tula upang masagot ang mga tanong. Gamot sa butika. May dalawang uri ng gamot na nabibili sa butika. Una ay gamot na may reseta, pangalawa na may kahit wala na. Gamot na may reseta, doktor ang may dikta. Gamot sa mga sakit na malubhat malala na. Hindi pwedeng gamitin kung pahintulot ng doktor ay di kamtin. Pagkat lalo lang magdudulot sakit karamdaman natin. Gamot na walang reseta ay marami sa butika.
kahit sino sa atin ay maaaring bumili at makakuha. Basahing mabuti direksyon sa etiketa. Upang di magkamali, maiwasan ang pinsala. Para sa pagsasanay bilang isa, sagutin ang mga tanong mula sa tulang ating binasa. Unang katanungan, ano ang dalawang uri ng gamot ayon sa ating tula? Magaling! Una ay gamot na may reseta, pangalawa na may kahit wala na. Pangalawang katanungan, saan natin mabibili ang mga gamot na ito? Magaling! Mabibili natin ang mga gamot na ito sa butika. Pangatlong katanungan, ano-ano ang pagkakaiba nito? Tama! Ang gamot na may reseta, doktor ang may dikta. At ang gamot na walang reseta ay marami sa butika. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Suriin ang sumusunod kung tama o maling pamamaraan ito sa paggamit ng gamot. Una, binabasa ng mabuti ang direksyon at tamang sukat bago inumin ang gamot. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Pangalawa, iniinom ng mas marami sa itinakdang gamot para mas mabilis ang paggaling. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali! Pangatlo, gumagamit ng tamang panukat sa pag-inom ng gamot para di masobrahan ng dami. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Pang-apat, umiinom ng antibiotics na reseta lamang ng doktor. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama! Panglima, binibigay sa kapitbahay ang natirang gamot sa inyong bahay para makatulong. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali! Tandaan! May mga uri ng gamot na kailangan ang reseta ng doktor o prescription drugs. At mga gamot na maaaring bilhin kahit walang reseta ng doktor o over-the-counter. Prescription drugs o medicines. Ito ang mga gamot na kailangan ng reseta ng doktor bago makabili sa mga butika. Over-the-counter drugs o medicines, ito ang gamot na maaaring bilhin sa butika kahit walang reseta ng doktor. Mga bata, natapos nyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam! Thanks for watching!